What's up guys? Welcome back sa aking channel Asiatic TV. Today we will do some unboxing. It's a special day today. Alam ko, alam nyo na rin ang i-unbox natin. But nevertheless, I'm pretty excited. So let's start and let's do this. Okay? Yo guys, kumusta? Oh, that's just must be. Oh, siguro ito na yung iniintay ko. Oh, delivery. Ito siguro yung iniintay ko. Kanina pa ako naghihintay mga 7 delivery na yung dumating. So, hindi pa rin dumating yung delivery ko. Pero, yeah, ito na yung iniintay ko. So, samahan nyo ako na mag-unbox mamaya. And pagkikita ko sa iyo kung sa inyo kung ano yung nabili ko. Naririnig ko na yung ano, elevator, yung lift. Nagpaparating na siya. Ay, sit. Sit. Aww. Itong box na to. Baka yung nilalaman mo to. Excited ka na, Scotty? Excited ka na? Tatapos lang namin maglaro. And Sabina's doing rates. How is it, babe? Doing good? It's amazing. It looks good. Okay, unbox natin to and tingnan natin kung ano to. Okay, simulan na natin ang unboxing. Alam ko alam nyo na dahil nga nakita nyo na sa title. But before I unbox this, this is the main box. Let's do some other unboxing. Like I said, alam nyo na kung ano yung i-unbox natin dito. It's an iPhone. Well, it's a phone. Yeah. So, pero una, bumili rin ako ng mga cases. Kasi I don't know what comes with this. So this one is from Caseology. As you can see, this brand called Caseology. Hindi ko naman pinaprepare yung case na to. Nakita ko lang siya. I just like a basic one. Gusto ko lang na isang basic na black na case, and I like how it's smooth, it's very clean, and it's very grippy. Kung mapapansin nyo, may mga grip siyang ganyan, so it's nice to hold. Pagkikita ko sa inyo mamaya kung anong phone ko at bakit ako nag upgrade. So this one is pretty, it's actually pretty good, kinda like a bit hard, and yeah, gives you like maybe okay na protection. I like the cutting edge here as well. Sa edge niya, hindi ko alam bakit nila ginawa to, but it must be pag pinapasok mo yung phone, so it's easy to slot your slot your iPhone. And next one is this one. Most of this, ito galing sa Amazon to eh. Yeah, just a small note. Hindi talaga ako mahilig mag-shopping sa Amazon, but sometimes there's stuff that it needs to be bought in Amazon kasi reliable sila and it's Prime. Next day delivery kung mabilis na kailangan mo yung isang bagay. So this is the screen protector na binili ko. Isa sa mga screen protector na pinakamahal na nabili ko to. This is from Humix. Kung makikita nyo, they do a lot of screen protector. Nakita ko sa review nila, astig yung mga screen protector nila. Kasi itong particular na screen protector na to, meron siyang, it eliminates blue light. So kung lagi kayong nasa computer, lagi kayong nasa phone, it emits blue light. Yung blue light na yun is the one, it's radiation, which is that pretty bad sa katawan natin na it makes you sick. That's why a lot of people don't like yung mga sinasabi ng mga matatanda, oh, wag kayong masyadong nasa TV, wag kayong masyadong nasa phone, kasi nga yung radiation nakakasama sa katawan natin. It can cause a lot of different stuff, sickness, cancer, obviously. But this one, apparently, tinatanggal niya yung blue light, so it emit blue light, but it doesn't affect the color
na nakikita mo sa screen ng phone mo. And look, it's very classy. Astig siya. Like, ang ganda ng pagkaano niya, oh. Oh, sorry. Normally, pag bumibili ako sa, ng screen protector, yung mga tempered glass sa palengke lang, tigpa 5 pounds. Like, mura lang. It does this job, but I thought na matagal na naman ako bago hindi mag-upgrade. So, gusto ko yung mag-invest naman ako ng konti sa screen protector, sa protection ng aking phone. And this one is supposed to help you align yung paglalagay mo ng screen protector sa phone mo. But hindi natin gagawin to ngayon, or maybe later, do another video for it. But it comes with two screen protector, which is very nice. And that's it. So now let's get to the main event or the main attraction ng video to, which is this box. Okay, buksan na natin. Pretty excited. I have this. This is actually a garden thing na ginagamit namin sa wild, sa company ng misis ko. Pero astig siya. Normally, kinakat ko yung mga halaman with this scissors when I do propagation or just doing cleaning up. But I thought it's pretty cool to use this. And it's the one, it's there. So, oh, nice box. So, this box and ang phone na to galing sa Raylo, if nakikita nyo. I did my research and gusto ko yung ethos ng Raylo at saka yung how they doing their phone services. First of all, isa sila sa mga pinaka murang subscription. And how it works is basically bibilin mo yung phone, pipiliin mo kung anong contract, whether it's 12-month contract subscription or 24-month subscription. Basically, nililist nila yung phone. So, entirely sa agreement mo, hindi mo pagkatapos ng 12 months or 24 months, hindi mo pa rin, hindi pa rin sa'yo outright ang phone mo. Pero pwede mo rin bilhin siya ng pagkatapos ng contract mo, you just pay a little bit that adds the value of the kung ano na yung binayad mo. And then, bayaran mo lang yung kung ano lang ang kulang na natitira sa presyo ng phone, yun lang ang babayaran mo. Which is, I think it's clever because hindi ka na magpe-pay ng mga subscription tulad sa data mo or sa SIM card mo or anything like that. Which is, I like it and it's super cheap. And ang brand ethos nila kasi, yung ayaw nilang ma-stack lang ang isang phone sa isang owner. So, kung ililis mo to and then in 12 months or in 24 months, available ka agad sa upgrade nila. So, meron silang upgrade program na pag natapos na yung contract mo, kung ayaw mong bilhin siya, pwede mong isauli sa kanila. And then, they'll give you totally free, walang upfront cost sa next iPhone or next na gusto mong bilhin na upgrade. Eligible ka agad na mag-upgrade sa kanila, which is so cool. And like I said, isa sila sa mga pinaka-cheap subscription na nakita ko. Normally, kung pupunta ka sa mga big providers tulad ng EE, Vodafone, even 3 Network, pumapatak ng 60-70 pounds ang bagong iPhone Pro, iPhone 12 Pro. But this one, it's only half. It's like 30-something, so which is cool. And I also took insurance on it, so astig siya. So, ang box na to, as well, it's decomposable dahil alam nyo naman, mahilig tayo sa natural and biodegradable para at least hindi nakakasira sa environment. That's like the ethos that I want to live. Lately, yun na yung nagiging strong point sa buhay ko na mag-shop ng organic, mag-shop ng composable. Para at least kahit na hindi tayo masyadong maraming ginagawa para sa environment, we're doing little bits that it helps the environment para hindi tayo masyadong makalat tulad ng mga iba that's full of plastic and everything. That ruins the environment, so... Yeah, that's why I like this one because it's biodegradable. So, it's beautiful pink box. Comes like this.
Okay, with their packaging, tas may Raylo. Ganda niya, nakalagay. I'm fully recyclable. I'm sustainably sourced, which is good. And I'm totally Instagrammable. So, yeah, Instagram. My days, madalang lang ako mag-Instagram, but yeah. Well, I'm lying. I'm always on Instagram and Facebook. So, meron silang card nakalagay dito. Welcome to Raylo. Hope you enjoy your new phone. The accessories are on us. Wow, may accessories pa pala. We'd love to hear your thoughts, feedback, and question. Get in touch. Thanks again. So, that's quite a good card. Normally, pag pumunta ka sa mga ibang network, they don't have this kind of like greeting card, which is, I think, it's adds a good touch. So, oh! So, meron pa siya. That's a good touch actually. Nakita nyo naman, bumili pa ako. Like, gumastos pa ako ng extra few pounds. Ngayon pala, meron na sila. This is Raylo Bio Case, which is dito, still talking about this one. Made from plants, not plastic, and it's 100% compostable and keeps 100 gram of plastic out of the waste stream. Galing kong mag-English, no? My days, di pa rin marunong magbasa. Oh, ayun na yung iPhone. Wow, it's super light. It's super small, like. Oh, damn. Meron na rin silang screen protector. So, and then it says, visit the link to apply the screen protector. So, bumili pa ako ng screen protector. Meron na pala silang accessories. Wow, the accessories on them. So makikita nyo, although this one is nakikita nyo, in, medyo flimsy siya. Mas maganda yung nabili ko because kung mapapansin nyo, like, it's super hard. Nakita nyo yung quality and tigas compared to this flimsy plastic one. But still, like, you know, it's a free screen protector. I'm not gonna complain. I'm just gonna say thank you. And yeah, I'm pretty excited. Oh, thank you. Hindi ko alam kung may mga ibang mga phone companies that they give away free accessories. Kasi like I said, hindi ako masyadong nag-upgrade. Yung phone ko kaya nag-upgrade ako, and the reason that in-upgrade ko to is one, my old phone is iPhone 7 Plus. So yun ang carrier ko at the moment, and that's been with me for nearly 5 years. So imagine, before, nung kabataan ko, or bata pa naman ako eh. Yeah. So before nung kabataan ko, like, you know, nung lumabas yung iPhone free, nagumpisa na akong mag-collect ng iPhone. Pero ang pinaka talagang nagustuhan ko is iPhone 4. That's why nostalgia, kind of like, there's also a nostalgia reason to do this because iPhone 4 was the first iPhone na talagang nagustuhan ko yung touch and everything. It has that retro vibe feel, and seeing iPhone 12 is like, you know, gave me that nostalgia vibes. So yeah, it's quite good. I'm pretty shocked. So let's focus on this one and let's unbox this one. So at the moment, like I said, this is my phone, is iPhone 7 Plus. Malapit na siya mag 5 years sa akin, and this has been pretty battered. Hindi ako gumagamit ng case kaya slippery siya, but it's nice, you know, lahat or karamihan ng mga videos ko pag nagta-travel kami, mga vlogs, mga kung makikita niyo yung mga ibang mga videos ko sa channel ko, I use this one. Ngayon ginagamit ko is Canon. But normally or kadalasan, especially pag nasa labas ako, ang ginagamit ko itong iPhone 7 Plus ko kasi may maganda na yung camera, 4K na yung shooting niya, and I didn't feel I needed to upgrade. So nung dumating yung iPhone 8 until yung X or XS until 11, hindi ko feel na kailangan ko mag-upgrade because maastig pa naman siya. But lately, mga 1 month ago, lagi ako nagbi-videos and everything. Napansin ko sa iPhone 7 Plus is mainit na siya, umiinit na siya sa hawak ko and everything. And then pag
yung pag nag-i-scroll akong ganyan, medyo mabagal na siya. Minsan nag-refresh siya, kailangan ko pa rin like, kailangan ko siyang switch off. So, I was thinking like, it's time to upgrade. So, let's unbox this. And so, meron siyang pull tab dito. Oh, my days. Karami, excited ako parang bata kasi, oh my days, nasira siya. Excited ako parang bata kasi, like I said, I don't really do an upgrade. And, guess nyo kung anong color yung kinuha ko. Guess nyo. So basically, I got the graphite. Alam ko lahat ng mga, or karamihan na nakikita kong mga videos ay yung Pacific Blue. Super sikat siya. I don't know why. But my favorite color actually is blue. Pero hindi ko gusto yung pagka-blue niya. Tsaka alam ko pagdating sa phone, because I have it a lot, minsan nakakasawa yung may kulay. So it's like, I want it to be low-key, pero lit. Wow, it's a bit heavy. So, nakita nyo naman. It looks, I like, wow. Super impressed ako. This is my first reaction kasi nga COVID, hindi ka makapunta sa mga phone shops. So nakikita mo lang siya talaga. Nakikita mo lang yung iPhone na to sa internet. But to have it on hand, it feels heavy. But kung ikukumpara nyo, mas maliit siya sa normal phone ko. Nakasira ko na yata. Yeah, maliit siya, man. Mas malaki pa yung iPhone 7 Plus ko. It's good. Hindi siya fingerprint magnet. So, by the way, guys, itong iPhone na to is iPhone 12 Pro. Hindi siya Max. Pro lang siya. But it's 256 gig. Kasi nga, I take a lot of videos. And I don't upgrade a lot. So, gusto ko, i-max ko na yung capacity ng storage. So, at least, marami akong malalagay dito. I will use it for everything. And meron din akong iCloud. So, I store everything on cloud, which is like good as well when you're sharing and stuff like that. Before we fill this up pala, gusto ko lang pakita sa inyo kung ano pa yung mga ibang laman. So, it comes with this design by Apple California, which is just you still have the pang alis mo ng SIM. Dual SIM ba to? Hindi ko alam if dual SIM siya. Tapos meron kang cable. Walang charger. But it's fine because I have loads of like yung wall socket. But this is the super simple. Simplicity lang sila, no? Ang maganda sa iPhone, like, is very simple, which is I like. At saka, pag iPhone ka talaga, like I said, I've been with iPhone for so many years and nakasanayan na, so hindi na mahirap mag-upgrade or hirap na kailangan mo pambag-aralan yung mga bagong function and everything. Normally pag iPhone ka na, you know, you're not gonna go back to other stuff unless you want to change. Oh, it's super shiny. Oh my days. Dapat siguro ilagay ko na yung screen protector ko. But there you go. Like, it's nice. It's shiny. It's good to the astig siya. Kahit na pro siya, hindi siya masyadong malaki. And I like it. Feels comfortable. So, yeah, hopefully in the next video, pakita ko sa inyo kung paano gawin yung screen protector. I-attach yung screen protector and then sindihan ko siya and then let's see the functions together. And I also will show you how to transfer the data from your old phone to your new phone. So yeah, that's the unboxing. At kung bago pa lang kayo sa channel ko, please like, share, and subscribe. And hopefully I see you on the next one. So yeah, iPhone 12 Pro. This is Asiatic signing out. Peace.